Hello, good afternoon. It's Saturday again. Kumusta po kayo? Okay. Ang buhay ng isang mami dito sa abroad. Okay, kaninang umaga, naglinis ako ng aming bahay. Kaya, ngayong hapon, ako naman ay maglilinis ng aking face. Tuwing Saturday, ano, ni meron akong talagang particular na ginagawa, hindi para pampaputi or pampakinis sa aking face. Taglamig na kasi, kaya gusto ko naman na yung hindi siya masyadong dry na dry. Tapos napansin ko, ang dami ko ng ano, melasma baga. Melasma or pekas, dami ko ng pekas na nalabas. Ganun talaga natanda ng iyong mami. Okay. Usually pag ano, pag ganito, napanood ko kasi effective daw ang ano, ang kalamansi. Okay. So, ito oh. Nag-ano ako, nag-squish ako ng kalamansi. Tapos ilalagay ko dito sa aking face. Kumuha lang ako ng ano, lagay ganito, oh. Yun lang siya. Lemon to. Wala kasi yung maliliit na kalamansi dito sa Italy. Kaya lemon yung ginamit ko. Pero, pag halimbawa ang iyong face ay merong sugat, na-advise ko na wag na lang lemon ang gagamitin ninyo. Pwede rin, minsan ginagamit ko naman yung aloe vera. Kaya lang alternate. Okay. So, lagay natin. Ito kasi para siyang pang ano, pang tanggal pa ng mga patay na balat, pampalinis din. Para baga siyang astringent. Instead na bibili ka ng astringent, gamitin mo na lang kung ano yung available sa kusina mo. 'Di ba? Titipid. Magkano lang naman ang isang lemon? Siguro mga 1 plus. O kaya, ang ginagawa ko, ito, yung tira doon sa rep, in-squish ko pa ng maigi. Ayan. Pagkatapos mo ilagay, mararamdaman mo parang medyo mahapti-hapti ng konti. Pero kaya pa natin. Okay. Tapos kumuha ng asukal. Humingi ako dun sa kusina. Meron pa naman kaming asukal. Ayan. Ginamit ko puti. Kasi mas ano eh, mas fine kasi yung puti. Pag yung dilaw, masyadong maano, masyadong malalaki, masyadong masakit sa mukha. Pagkatapos nyo ilagay, mararamdaman nyo siya. Mararamdaman nyo yung iyong face na medyo parang mapbi siya ng konti. Pero, mararamdaman, malalasahan nyo yung asukal. Okay. Yan. Pero mararamdaman nyo yan yung parang yung iyong balat, nag-freshen siya. Ito ginagawa ko kami every Saturday. Pag hindi ko nagawa ng Saturday, Sunday, depende kung mabas. Pero almeno, ginagawa ko once a week. Para yung pagod ng face ko sa the whole week, at least pagdating ng weekend, mapapamper ko siya. Okay. After nun, gumagante ng mga ilang minutes lang siya. Mga 1 or 2 minutes. Tapos, after nun, isyashak pa na natin. Okay. Ang dami ko naman okay na sanay na ako sa kayo dyan, Andrew. Laging okay, mama, okay. Sige. Para naman sa pag ano, okay, 2 minutes is pass na. Para naman sa pagsasyak pa ng ating face, LL partner kasi ako. So, gumagamit ako nito. Okay. LR cleansing foam siya. Cleansing. Pag squish mong ganon,
Ayun, no? Maganda siya sa face. Okay. So, tapos na tayo maglinis ng ating mukha. Para karamdam ko malinis na malinis ang aking mukha. After kong maglagay ng calamansi at mag-scrub ng asukal na puti. Okay. Pagkatapos ng inabsyakwa, gagamit naman tayo ng olive oil. Olive oil, nilalagay ko dito sa aking face pag nandito lang ako sa bahay or kaya sa gabi. Pagkatapos kong maglinis ng mukha, yung ito, yung oil. Okay. Kasi, to for parang moisturizer lang siya. Kasi ang olive oil nakaka tulong sa pagmo-moisture sa ating balat natural way. And since nandito tayo sa Italy at medyo mura-mura ang olive oil, kaya samantalahin na natin. Pero pag ako'y napasok sa trabaho ko sa umaga, ang ginagamit ko after kong malinis ang aking mukha is this one. Okay. It's an aloe vera protecting with propolis cream. Okay. Maganda siya. Nag-stay sa iyong face hanggang maghapon, hanggang 12 hours. Mararamdaman mo na hindi siya dry. Saka minsan kasi, since taglamig dito, di ba pag masyadong nagaganyan ka, parang feeling mo yung skin, masyado siyang nasasaktan pag yung masyadong dry na dry. Ito, parang minomoist niya yung skin. Okay? So, ayoko naman na kahit sa araw, kahit papasok ako sa trabaho, gagamit ako ng ano, ng ito yung ano, yung olive oil, baka mamaya sasabihin nila, oy, pwedeng magprito sa iyong face. Okay. So, yun lang guys ang aking ginagamit sa aking face. Ako, happy na ako sa color ko. Hindi ko na kailangan magpaputi. Saka hindi ko na kailangan uminom ng kung ano-ano para pumuti. Okay, hindi naman ganun kakinis ang aking face. Makikita nyo, ang dami ko nang ang pekas. Tapos, nagsisilabasan na at natanda na. Pero, gusto ko lang, parang to maintain lang siya. To maintain yung cleanliness, tsaka para hindi naman mabilis na madadrag. Ano yan, yung para bang magdadrag yung skin natin. So, yun lang po ang aking maishare sa inyo. Sana nakaputul na napulutan ninyo ng konting hindi naman aral, ano ba ang tawag dyan? Konting tips para sa how to clean your face nang hindi kailangan gagastos ng malaki. Mas lalo sa kagaya kong mami. Okay na yung ano, yung olive oil, ang ginamit lang natin is olive oil, asukal, tsaka kalamansi. And since ako ay member ng LR, gumamit ako ng ibang product ng LR. So, sa inyo, sa mga gustong sumubok ng mga product ng LR, just comment below at babalikan ko po kayo. At sa mga ngayon pa lang po napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and comment down below kung ano pong suggestions na pwede kong ma-share sa inyo. Okay, so hanggang dito na lamang po at sa susunod na video, magkikita-kita po tayo ulit. Stay happy and stay healthy. Ciao, ciao!